15. Let the peace that comes from Christ control your thoughts. Ang kapayapaan na tanging kay Kristo nagmumula ang marapat na maghari sa ating isip. Quiet your troubled mind. Paano nga ba pinapayapa ang naguguluhang damdamin, nalilitong isip at nababalisa? Salamat Panginoon dahil kayo po ang aming kapayapaan. At ngayon humihingi kami ng paglilinis, pagtutuwid, pagtuturo, pag-akay. Kayo po ang mangaral. Lead us unto greater godliness and greater appreciation of life. We thank you, we honor you, and ask you to speak to your people in the name of your Son, Jesus. 1 Kings 19:3-9, isa sa mga lagi nating binabalik-balik ang kwento dahil napakaraming leksyon. Elijah was afraid and ran for his life. He came to a broom bush, sat down under it, and prayed that he might die. I had had enough, Lord, he said. Take my life. Then he lay down under the bush and fell asleep. All at once, an angel touched him and said, get up and eat. He looked around, and there by his head was some bread baked over hot coals and a jar of water. He ate and drank and then lay down again. The angel of the Lord came back a second time and touched him and said, get up and eat, for the journey is too much for you. So he got up and ate and drank. Strengthened by that food, he traveled 40 days and 40 nights until he reached Horeb, the mountain of God. One of the greatest prophets of all time, Elijah, was very depressed. Marami sa kanyang mga kasamahang propeta ang ipinapatay ni Queen Jezebel at binantaan siya ng reynang ito na ipapapatay din siya at kasunod na siya. Nagtatakbo siya, tumakas, nagtago, at nung siya pagod na, napaupo siya sa lilim ng isang puno at sinabi niya sa Panginoon, patayin niyo na po ako. Kahit propeta, kahit makadyos na tao, could go to grave fits of depression that they would like their life ended. Yang kagustuhang mamatay ay kontra sa likas. Because nature of life, the nature of life, asks to be kept alive. So para ibigin mong mamatay, sobrang kabaligtaran yon ng tamang pag-iisip. At nangyayari yon kapag ang tao ay depressed. Kapag ang tao ay sobrang deprived of food, of rest, of all the things that are needed by life to be sustained, nababaluktot, nadidiliman ang kanyang isip at ginusto na niyang mamatay. Mental anguish could lead to suicidal thought. Maraming gulo ang buhay. Maraming pampagulo ng isip. Maraming kabalisahan. To have a troubled mind is torture. Wala na yata hihigit pa na pahirap sa tao, kundi yung hirap ang isip. Nagtatakot, nalulungkot, nagdadalamhati, nangangamba, nagseselos, kung ano-ano. Nasa loob ng napakaliit na bungo natin, ang buong daigdig, ang buong pananaw natin sa buhay, at pag yan ay magulo at madilim, bawat bahagi ng ating buhay ay apektado. Thoughts, feelings become blood chemistry. Napakarami na naging pag-aaral ng siyensya na pinapatunayan na pag ikaw ay nag-iisip, yung uri ng pag-iisip mo nakaka-epekto sa blood chemistry. Kaya subukan mong magalit, tumataas ang blood pressure. Subukan mong matakot, naiiba. Naiiba ang blood chemistry mo. In fact, pagka-stressed ang tao, tumataas ang blood sugar kahit walang kainin na sugar. Ang damdamin, ang nadadama, nakaka-apekto sa ating blood chemistry, sa ating body chemistry, therefore sa ating physical health. So kailangan masanay at gumaling ang tao sa pagpapayapa ng loob, sa pagpapatahimik ng sariling isip. Ano ang mga bumabalisa sa inyo? How can we quiet our troubled minds? How do you quiet your troubled mind? Paano nga ba pinapayapa
ang isang isip na naguguluhan? Paano pinapatahimik ang loob? Rest your body. Magpahinga. Tulad nitong propetang binasa natin ang kwento, sobra kasi pagod eh. Kahit pa ang galing-galing mo, kahit maka-Diyos ka pa, pag sobra kang pagod, bumabaloktot din ang iyong isip. Kaya iniutos ng Diyos ang pahinga. Exodus 23:12, work the first 6 days of the week, but rest and relax on the 7th day. Hindi importante kung saan araw tumapat yung pahinga mo. Basta dapat, ang 6 na araw ng trabaho ay putulin ng 7th araw ng pahinga. Saan mang pahinga mapatapak. Mark 6:31, because so many people were coming and going that they did not even have a chance to eat, Jesus said to them, come with me by yourselves to a quiet place and get some rest. You know, magaling na leader. Pagod na ang kanyang mga disipulo, kapapakain ng mga tao, kadadasal, kabibigay ng lunas, katutulong. Sabi ni Jesus, sobrang na kayong pagod, tama na muna ang paglilingkod. Iwan ang mga tao, kayo lang, sumama kayo sa akin, at dadaling ko kayo sa isang lugar na tahimik kung saan kayo makakapagpahinga. Pahinga, mahalaga. Change your blood chemistry. Eat and or drink. Pag sobra kayong pagod, sobrang nalulungkot, mainit ang ulo, nade-depress, balisa, irritable, change your blood chemistry. Eat, drink. Because when you eat or drink, you change your blood chemistry, therefore you change your feelings. Kaya yung mga sobra kami sa mag-diet, sobrang ayaw kumain, madalas yung malungkot. At yung excessive fasting, katulad ang nangyari dito kay Elijah, sobrang hindi kumakain ng kitagal-tagal, whether or not intentional yung fasting niya, it led to suicidal thoughts. 1 Kings 19:7-8, the angel of the Lord came back a second time and touched him and said, get up and eat, for the journey is too much for you. Huwag matulog ng gutom. Maraming mga tao, pagod na, pagdating sa bahay, matutulog na lang. Hindi na kumakain, walang laman ng sikmura, naiiba ang iyong blood chemistry. At kung diabetic ka, you get into hypoglycemia, bababa sobra ang blood sugar mo, you could go on a coma. Pwede hindi ka na magising pag nag-comatose ka. Nehemiah 8:10, Nehemiah told the people, enjoy your good food and wine and share some with those who didn't have anything to bring. Don't be sad. This is a special day for the Lord and He will make you happy and strong. Kahit sa matandang mga kaugalian ng bayan ng Israel, maraming piyesta. Kasi naiiba ang mood ng mga tao. Naiiba ang pagkain nila, nagiging special, sumasaya sila. Nagkakaroon ng balanse ang kanilang buhay. Ang dami yatang hirap ng loob, ang daming problema, ang daming pagod, ang daming lungkot. Dapat the year, the month, the week, the day is punctuated by times of happiness, of enjoyment, feasts, parties. Nasa kultura yan kahit ng matandang Israel. Nakakapagtaka lang yung mga ibang nagiging born-again Christian, biglang minamasama na yung mga party, yung mga handaan, yung mga pagsasaya. Kasi ang nakokopya nila is a very, very Victorian or Puritan Western style of Christianity na sinasamba, ginoglorify ang pagiging conservative, ang pagiging gutom, ang walang kibo, samantalang hindi naman ganun ang original culture maging sa Israel. It's very important when you are tired, sleep. Sleep. Tulad ng ginawa ni Elijah. Kumisan ang kaagaw ng napaka-importanteng oras ng tulog, panonood ng TV, pagko-computer, yung mga gadgets, kung ano-ano, kaagaw ng tulog yun eh. Dapat priority ang tulog. Hindi yung wala nang ginawa kundi mag-gadget ng mag-gadget, pindot ng pindot, mukha ng kalansay. Kasi wala nang oras magpahinga. Natutulog na nga, maaalimpungatan lang, titingnan pa yung telepono kung may nag-text, bukas na. Kahit nga hindi kumukuliling, hindi umuuga, titingnan pa rin, wala na nga, pinipilit pang wala. So dapat tayo marunong magpahinga.
even from gadgets. Rest your mind and spirit means it rests your emotion. The Arabs have a saying, close the door that brings in the draft. Palibasa, wala mga windows ang bahay ng mga Arabo, door lang yung binubuksan. Pagka daw may ampias, may ambon, may ulan, close the door that brings in the rain. So anuman ang nagiging source ng ating irritation, ng ating vexation, kaguluhan ng isip, try to close the door when you can. Para magkaroon ka lang tahimik na space and time. Psalm 23:2-3, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. Yun ang ginagawa ng Diyos. Dinadala ka sa mga luntiang mga pastulan. Pinapahiga ka, pinagpapahinga sa tabi ng mga tahimik na tubig. Kasi ang mga tupa, natatakot sa tubig na umaagos at tumutunog. Gusto tahimik na tubig. Sabi, He refreshes my soul. Napapahinga ako talaga. At yan din, ang main teaching and ministry of the Lord Jesus, Matthew 11:28, If you are tired from carrying heavy burdens, come to me and I will give you rest. Kapahingahan. One of the greatest gifts that we could give to people around us is to allow them to rest. Physically, mentally, emotionally, spiritually. Huwag tayo laging nagnagnag, lagi tayo nagbubunganga, lagi tayo may mga demands, lagi tayo nagko-comment, lagi tayo may mga reklamo. Nananahimik yung tao, pagtabi mo, magre-reklamo ka, may ikukwento ka, nakakagalit, nakakainis. It's not from God. Ang mga kapwa natin, napakarami ng iniisip, napakarami ng pinoproblema sa buhay. Pagdapo mo, dadagdagan mo pa rin ang problema, dadagdagan mo na nakakainis, kwento ka na kwento ng mga nakakalungkot, edi hindi siya mapapahinga. Jesus and Jesusness gives rest. So importante yun na hindi lang tayo napapahinga mula sa gulo ng mundo, tayo man hindi pinagmumula ng panggugulo ng isip ng kapwa. Hanggat maaari. Dumating ang asawa mo, kakain pa lang, uupo ka na sa mesa, tatambakan mo ng mga problema. Ba't hindi mo naman hayaan mo nang makakain, makalunok? At saka na, o kaya, nang makatulog naman, kung may sasabihin kang problema, hindi naman talaga emergency, bukas na para makatulog siya ngayon. Hindi yung mabigat ang loob mo para gumaan, itatambak mo sa kanya yung bigat, siya ngayon na hindi nakatulog. Unkind. Huwag tayong laging parang anay nang inangat-ngat natin ang utak ng iba. Lagi kang may reklamo, may sumbong, nakakainis ng katabi nun. Hindi ka naman bubuyog, bubulong-bulong. Allow people to rest, especially if they are tired. And very importantly, enjoy your life, enjoy your time. Dapat ang tao, marunong mag-enjoy. Spiritual yun, mag-enjoy. Pang-balance yun sa stress. Pambalansa sa sadness. Ecclesiastes 3:12, I know that there is nothing better for people than to be happy and to do good while they live. Hindi lang maging happy and irresponsible and to do bad, to be happy and do good in the process while being happy. Ecclesiastes 9:7, so be happy and enjoy eating and drinking. God decided long ago that this is what you should do. Sino daw nagpasya na dapat ang tao nag-enjoy, masaya, kumakain, umiinom ng nakakapagpalusog, nakakapagpasarap ng katawan niya? Ang Diyos. Paano mo napatunayan? Binigyan ka ng digestive system. Kaya ka nga niya binigyan ng bibig para maibuka mo, para may lulukin kang pagkain at maiinom. Kaya merong peristalsis ang iyong esophagus, itong digestive lining mo. Para yung pagkain, ibaba niya patungo sa tsikmura. At pagkatapos, iba, masahihin niya na naman yung bituka para palabasin niya pag sobra na. Diyos ang may pasya nun. Pagkatapos, de-deprive mo yung sarili mo. Akala mo kanila lason pag pinapakain. God decided long ago that you should enjoy these things. When you are sad, when you are depressed, change your emotion by changing your blood chemistry. And when you change your emotion, you change your blood chemistry.
When you change your blood chemistry in the reverse, you change your emotion. May kinalaman ang kinakain at iniinom sa emosyon ng tao. Aside from naririnig. Diba? May narinig ka lang salita, sumaya ka. May narinig ka salita, lumungkot ka. Ano yun? Anong magic yun? Sound waves arranged into words enter your eardrum, gets heard by your brain, gets decoded, the meaning is assigned by the brain, and the meaning that the brain derives from what is heard can make you happy or sad. Pag may nagsabi sa'yo, I hate you, eh mahal mo siya, ang sakit. Sinabi naman, I love you, ang sarap. Bakit nangyayari yun? Nadinig mo lang yun, naiba na yung emotion mo. Because thoughts affect your body. Thoughts can make you healthy. Thoughts can make you sick. Pero pag ang lagi mong iniisip, nakakalungkot, nakakapagpasama ng loob, nakakapagpaduda, nakakapagpatakot, magkakasakit ka talaga. Mahalaga kung paano nag-iisip ang tao dahil itong utak ang factory ng lahat. Yan ang factory ng ating emotion, yan ang factory ng ating kalusugan. Pinipili ang nadidinig at alang-alang sa kapwa, pinipili din ang sinasabi. Hanggat maaari, huwag kang magsalita ng nakakasakit. Kasi pag nasaktan mo ang damdamin niya sa pamamagitan ng iyong salita, nasisira ang kanyang kalusugan. Napakadiretso, direct, ang correspondence, ang relationship ng thought and health. Kaya napakaraming lagi nalulungkot, patuloy na nalulungkot, natatakot, nalulungkot. Di ba kung minsan nababaliw? Tapos nangangayayat? Bakit ka nangangayayat? Ngayon ang asawa ko, ay naku, ayan na nga. Malaki talaga magpapayat at magpapangit ang asawa ang nagtataksil. Nakaka-depress, naiisip mo lang na ganun. Wala ka ng ganang kumain. Di ka matunawan. So why cause sickness among people who love you? So meron tayong pananagutan to be faithful, to be kind, para pare-pareho tayong lumusog. At kung talaga ang pinanggagalingan ng napakaraming iritasyon and trouble of your mind ay mga tao, change your situation or change your companion. Si Paul, ang daming nakababag ng mga kasamahan niya sa ministry. Acts 15, 37 to 40, isa yun. Barnabas wanted to take John, but Paul did not think it is wise to take him. They had such a sharp disagreement that they parted company. Si Barnabas, nakasama ni Paul, gustong isama ni Barnabas si John. Ayaw ni Paul kay John. So nagtalo si Paul at si Barnabas. Ang ending, naghiwalay si Barnabas at si Paul. Amos 3:3, do two walk together unless they have agreed to do so? Talaga bang nagsasabay maglakad ang dalawang taong hindi naman nagkakasundo? The obvious answer is no. Huwag magsama. In fact, maghiwalay pag irreconcilable ang differences. At kahit kumisan in marriage, as allowed by the courts, irreconcilable differences. Lahat na lang pinag-aawayan hanggang kung gaano kalamig ang aircon, gaano kalakas ang hangin, pinag-aawayan ko ilang butil lang kasi nang ilalagay sa ulam, gaano ka saan haharap ang pinto, anong kulay ng kortina. May maghiwalay na lang kayo para matahimik kayong pareho kung talagang irreconcilable yan. Alangan mong mabuhay kayo sa impyerno together. Do two walk together unless they agree to do so. But of course, ipaglaban mo, lalo kung asawa, gawin mo ang lahat para maging ma-reconcile ang differences nyo. Pero kung talagang hindi, anong gusto mo? Mabuhay ka ng ganyan forever? Pareho kayong miserable. Tapos namatay ka na, naging lupa ka na. Sayang. Avoid people who vex, irritate, trouble, agitate, anger, and scare you, etc., etc. Sana nga ganun lang kadali na magpalit ng mga tao sa mundo natin. Kaya nag-iingat ka kung sinong ginagawang kaibigan. Nag-iingat ka kung sinong papakasalan. Kasi kung minsan, mahirap palitan yan. Tapos, yung pamilya mo, hindi mo napipili. Anong pwede man nang piliin? Pwede mong piliin yung degree of your engagement. Ikaw ba talaga ay makikisalamuha, makikihalubilo,
makikisangkot, makikiisa sa lahat ng ginagawa ng mga kamag-anak mo. It's your decision. May mga kamag-anak na dapat nakikisalamuha ka lang pero hindi ka nakikisangkot. Dahil pag nakisangkot ka, patay ka. Meron namang ikaw ay nakikipagmabutihan lang pero hindi ka nakikiisa. Iba-iba ang degree ng relationship. Piliin mo. Close the door that brings in the draft. 2 Timothy 3:2-5, have nothing to do with such people. Proverbs 22:24, do not make friends with a hot-tempered person. Do not associate with one easily angered. Huwag daw makipagbarkadahan sa mga taong laging irritable, laging nagagalit. Mamaya, makipagsuntukan yan. Nadamay ka pa. O hindi, lagi ka naiinis. Alam na alam mo, pagka gusto ng tao ang kanyang kapwa, ang kanyang kapatid, ang kanyang nanay, ang kanyang asawa, lagi silang gustong magsama, magkasama. Pero pag palayo ng palayo, ayaw lumapit, alam mo na, close the door that brings in the draft. Proverbs 10:26, never get a lazy person to do something for you. He will be as irritating as vinegar on your teeth or smoke in your eyes. Huwag mong baguhin ang tamad. Hindi yun magbabago. Born that way. Do not change the ways of a lazy person. Just change or replace it. Para tahimik ang buhay mo. May empleyado ka, laging tamad, laging ayaw gumawa, laging mali. Fire him. Kasi laging araw-araw, nainis ka. Pag meron kayong gustong magganap, meron kayong gustong ipagawa, ipagawa nyo sa busy person, hindi dun sa taong may oras. Something is wrong with a person na laging may oras. Ibig sabihin, wala yung ginagawa. At pag ibinigay mo yung trabaho dun sa may oras, hindi rin niya gagawin yun. Kaya nga siya may oras eh, wala siyang ginagawa. So pati ang pinapagawa mo, hindi rin niya gagawin. Kaya yung mga busy, sabi niya, bakit ako nalang lagi? Lagi ako inuutusan ng nanay ko, laging ako. Kasi ikaw yung reliable. Namalat na yung nanay mo, kauutos sa kapatid mong ayaw sumunod. Kaya natutunan, sa'yo na lang itambak lahat. Then it's your decision. How much engagement will you want with people who abuse you because you're reliable? Decision mo rin yun. Close the door that brings in the draft. Gusto mo bang paabuso? O hindi naman. Pwede magpasya ka. And let your body language tell them, hindi ako pwedeng abusuhin. Hanggang dito lang ako. Meron akong gagawin pero meron hindi. Dapat binibigay mo yung ganung language para hindi ka lagi ma-stress tapos ikaw ito nagbibigti. Dahil sobra ka na-stress ng kapwa mo. Tigilan nyo na ang kahihimok sa mga batugan. Mapapagod kayo. Kaya pagka ang mga tao nag-a-apply ng trabaho, tinitingnan agad ng interviewer. Anong ginawa mo the last year, the last 2 years, the last 5 years? Kasi kung wala kang ginawa, hindi ka nila i-hire. Sasabihin nila, unless you were sick, or unless you had a lot of money, nagbakasyon ka dahil you earned it, what's wrong with you? But wala kang ginagawa this past 3 days, past 3 years, past 3 months? So, marami mga taong mapapagod ka lang pag binago mo pa, hindi naman nagbabago. Palitan mo na lang hanggat pwede. Be with people who soothe your nerves, who relax you. And even very specially, pag may nagtatanong sa akin, Tito, sino po ang pwede kong magandang pakasalan among the choices? Everything being equal, lagi ko sasabihin, the one who makes you laugh. Marami kang pagdurusang makakalimutan, basta napapatawa ka. Maganda yung masarap kasama, yung maluwag. Hindi yung lagi kayo nagtatalo, lagi kayo naghahanap ng pag-aawayan. Dapat masaya, tawanan kayo. Ang dapat kasama yung humuhupa ang loob mo, tumatahimik. 1 Kings 16:23, whenever the evil spirit from God bothered Saul, David would play his harp. Saul would relax and feel better, and the evil spirit would go away. But of course, because David was gifted at playing music.
Ngayon, meron namang pagkakubanta sa iyo ng my way, nababaril mo pa. Di ba? So, dapat hindi ka rin naman kanta ng kanta kung hindi ka naman nakakasood, kundi nakakasusot ka pala, sabi nga sa Laguna. Dapat nakakasood. Yung pagdarating ka sa buhay ng tao, papasok ka sa kwarto, you brighten up a room just by entering it. Hindi yung biglang nagkaka-horror dahil dumating ka. Kasi lagi kang may sumbong, may galit. It's important. 2 Corinthians 7:6, God who comforts the downcast comforted us by the coming of Titus. Sabi ni Pablo, regalo ng Diyos si Titus nung ipinadala siya sa amin at nakasama namin, guminhawa ang buhay. Ginhawa ba ang buhay na dinadala natin sa ating kapwa o hirap? Gift ba tayo o curse? Mahalaga yung may laughter, masaya. At nangyayari lang yun kung ang tao nagpaparaanan, nagpapalampasan. Pag masyado kang OC, pag masyado kang maburiri, pag masyado kang madetalye, siguradong hindi ka masarap kasama. Kasi perfect ka at ina-expect mo perfect din ang lahat. Relax. Ecclesiastes 10:19, a feast is made for laughter. And that is what should punctuate our life. Laughter. So feast, dine, have company. Pero yung kumakain ka, ang kasabay mo, nagnang-nang, reklamo ng reklamo, ang hirap lumulon. Mahirap mag-digest ng food. So change the situation, the companion even when you can, or accept your situation, your companion, that cannot be replaced. May mga tao at may mga sitwasyon na hindi pwedeng palitan, at least for now. Anong gagawin mo? Magre-reklamo ka araw-gabi? No. Turuan mo sarili mo tanggapin yun para ka matahimik. Change people, and when you cannot do that, change your attitude. Change your mind. Psalm 131 verse 2, but I have calmed and quieted myself like a weaned child. I am content. Sabi niya, natutunan kong patahimikan ang sarili ko parang bata na inawat sa pagsuso sa kanyang ina. Nasa una, mabalisa-balisa, pero pag natanggap na niya na hindi na siya magbe-breastfeed, tahimik na siya. Sabi niya, ganun ako. Tahimik na ako. Kayo ba tahimik na? Tinuruan nyo na ba sa rin yung tumahimik na ito sa mga bagay na hindi nyo naman mababago? O hanggang ngayon, umpog pa ng umpog ang ulo nyo sa pader, wala rin namang nagbabago. Wala pa rin kayong tigil ng pagpupunyagi, hindi naman naiiba. May bagay na binabago, may bagay na tinatanggap para tahimik ang loob mo. Philippians 4:11, I am not complaining about having too little. I have learned to be satisfied with whatever I have. So, ganun lang naman ang buhay. Get what you like. Or like what you get. Para ka masaya. So change your mind, change your thoughts. Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Gusto mong baguhin ang mundo, hindi mo magagawa yun. Ang baguhin mo, yung pag-iisip mo tungkol sa mundo. At yung pakikipagtalastasan mo, your correspondence with the world, that's what you change. Change the focus of your thoughts. Yun yung sinasabing, some people see the glass as half full, and some people see the glass as half empty. May isang baso kalahati ang laman, yung negative thinker, sasabihin niya, kalahati na ang ubos. Yung positive thinker naman, sasabihin niya, may kalahati pa natira. The same glass, the same content, magkaibang pag-iisip. Magiging iba ang pananaw mo sa mundo. Saan ka titingin? Sa mga nakakainis, sa nakakapagpasaya? It's your choice. Colossians 3:2, set your minds on things above, not on earthly things. Things that make you feel good, not things that make you feel bad. Things that elevate and edify you, not the things that minimize and diminish you. Philippians 4:8, whatever is true, noble, right, pure, lovely, admirable, if anything is excellent or praiseworthy,
think about such things. Think of your husband, your wife, your mother, your father, your son, your daughter, your friend, your classmate, whoever, office mate. Think about what is true, noble, right, pure, lovely, admirable about that person. Not the ugly, not the bad. Because inside everybody, there's some bad and there's some good. Where do you look at? It will determine what emotions you will have. And it will determine what kind of physical health you will enjoy or suffer from. Ngayon, para tahimik ang buhay, kumisan, kaya ka naguguluhan kasi alam mong hindi mo ibinibigay ang best mo, may duty ka hindi mo ginagawa, may standard hindi mo inaabot. Para tumahimik ka, satisfy standards for your contentment and peace. Tindera ka, alam mong dapat tama ang timbang ng itinitinda mong asukal, edi itama mo para tahimik ang loob mo. Naglilingkod ka, alam mong dapat maglingkod ka ng 8 or 9 hours sa office, edi ipaglingkod mo, hindi dinadaya mo yung oras mo. Satisfy the standards expected by heaven, by the company, and by every decent person. Romans 13:7, pay all that you owe, whether it is taxes and fees or respect and honor, para hindi ka nagdadalawang loob, hindi ka natatakot. Huwag ka mandaya para huwag kang matakot. Huwag kang magtaksil sa asawa mo para hindi ka nervyos na mabisto. Huwag kang umabsent sa klase para hindi ka matakot na bumagsak. Gawin mo yung tama para tahimik ang loob mo kasi para walang multong hahabol-habol sa'yo. Kasi lahat ng maling ginagawa natin para mga multong hahabol-habol sa'yo kahit saan. So do not invent your ghosts that will chase you everywhere. Gusto mo palang tumahimik ang buhay, di itama mo ang buhay mo para tahimik. 1 Thessalonians 4:11, make it your ambition to lead a quiet life. Ayaw mong masakot sa gulo, huwag kang sumali sa gulo. Huwag kang sumali sa mga chismisan, mga kwentuhan. Be peaceful, be quiet. Alam mo naman ang dapat gawin para tahimik ang buhay. And if standards are impossible or troubling to satisfy, sabi mo, parang ang hirap namang sundin to. Parang imposible naman to. Parang hindi ko to kayang gawin. Review standards for their correctness and contextual applicability. Maraming mga minana nating mga paniniwala, minana nating mga tradisyon, minana natin ang mga ganito at ganon na hindi na bagay sa panahon, hindi mo na kayang gawin ngayon. So reviewin mo kung pwede hindi mo na gawin. Nung araw, ano ang definition ng isang perfect mother and wife? Lalaban niya yung mga damit, papaluin pa niya ng palo-palo, ikukulapan niya, pagkakula, pagkabanlaw, aarmerolan pa niya, tapos paplansyahin niya ng walang kalukot-lukot. Eh, nagtatrabaho ka ngayon, nag-uopisina ka rin, tumapasok ka sa factory. Alas 5 pa lang ng umaga, nakalambitin ka na sa bus. Matapos kang mapipi at magkapisa-pisa sa loob ng pagkasikip-sikip ng tricycle. Tapos magtatrabaho ka ng kitagal-tagal. Maghihintay ka sa bus stop na naman ng bus na punong-puno, lalambitin ka na naman. Tapos pipimpipi ka na pag-uwi mo, dadaan ka pa sa talipa pa, mamamalengke ka pa ng isda, kakaliskisan mo pa, iluluto mo pa, tapos maglalaba ka pa, mamamalansya ka pa na isusuot yung bukas. Pwede naman siguro lukot-lukot na yung damit nyo. Iba na ang panahon. Yung bangos, isigang mo na lang, ihulog mo yan doon sa tubig, luto na yan mamaya. Eh yung manaman, rerelyanohin mo pa, pupukpukin mo pa, dudurugin mo, tatagalin mo mga tinik, igigisa-gisa mo pa. Pagkatapos ibabalik mo doon sa loob ng bangos, tatahin mo pa yung bangos, ipiprito mo pa. Yun din naman yun, pag natunaw, bangos din yun. Nagpapago ang panahon. Dapat magbago ang tao. Hindi lahat ng mga dating effective, maski mga paniniwala, naiiba ang panahon. Maski sa Bible, kita nyo, nung ancient times, allowed yung mga lalaki magkaroon ng maraming asawa. Bilang ng New Testament, hindi na. Pati yung morality, naiiba. Kasi naiiba ang panahon. So, hindi ka pwede ngayong patali sa mga tradisyon ng mga Israelites 5,000 years ago, tradisyon ng mga Palestine Christians noong AD 00, kasi 2017 na ngayon eh. Marami rin nagbago. Hindi ka pwede patali at paalipin doon dahil yung katawan mo, yung dibdib mo, yung isip mo magsasabi sa'yo, ang hirap nito, hindi na ito pwede ngayon. Ephesians 4:23, be made new in the attitude of your minds.
Gusto mong baguhin, baguhin mo ang iyong pag-iisip. Si Moses, leader, expected to deal with everybody, to talk with everybody. Alam niyo na, pag leader ka, everybody wants a piece of you. Gusto niya, kaunting problema niya, sa'yo dadalhin. Kaunting sumbong niya, sa'yo dadalhin. Gusto niya, lahat ng pagtitipo niya, aaten ka, bla 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 bla. Ang daming demand sa mga tao sa leader nila. At si Jethro, yung biyana ni Moses, nung dumalaw, nakita niya yon. Pagod, pudpod, lobat na lobat si Moses kasi pinapakinggan niya ang lahat ng reklamo, daing, etc., etc. ng bawat isa. Exodus 18, 17 to 18, Jethro replied to Moses, "That isn't the best way to do it. You and the people who come to you will soon be worn out. The job is too much for one person. You can't do it alone." Sabi niya Jethro, i-divide ba ang labor, i-divide ba ang work, divide people into 50s, into 100s, bigyan mo silang mga leader. Tapos sila ang makikinig sa mga problema ng mga tao, sila ang a-attend. May lagnat yung isa, attention doon, nag-aaway yung mag-asawa, may leader silang maliit na grupo, yun ang aayos doon. Hindi mo pwedeng gawin lahat yan. Mapupudpud ka, at pag napudpud ka, low service na. Alam mo ba kung anong trabaho mo, Moses? Sabi niya, ipag-pray ang mga tao, bring them to God, and bring the teachings of God to them. Yung mga detalye ng kung paano yung buhay nila araw-araw, iaandar, i-assign mo yun sa mga leaders para pare-pareho kayo makapagpahinga, everybody will be satisfied. Kasi kahit ang galing-galing mo, pag ikaw lahat ang gagawa, magpupudpud ka rin, mami, ako ano nandali, bibigay mong payo, mali-mali na rin. At sinunod yun ni Moses. You see, even Moses had to be corrected with the way he was leading. Pag yung sapatos masikip, palitan mo yung sapatos o magchinelas ka, pero hindi pwedeng mabuhay ka. Pagkasikip-sikip ka sapatos, yung pala may bato sa loob, ano ba naman? Tanggalin mo yung bato. Ganon din ang buhay natin. Maraming masikip, maraming mahirap. Pwede mo naman baluwagin, do it. Modify standards according to your context, your time, your needs, your place, your situation. Wise people adapt to the situation or change the situation so it adapts to them. And when everything else fails, ginawa mo na ang lahat, hindi pa na nagkiklik, tanggapin mo para tahimik ang loob mo. Philippians 4:11, "I have learned to be content whatever the circumstances." And then make peace with God. Obey God. Bakit pinakamahalaga para matahimik kang yung loob ang trouble man is to make peace with God? Because God is in you. God lives in you. You are the temple of the Holy Spirit. Pagkaaway mo ang Diyos na nakatira sa loob mo, hindi kaaway mo sarili mo. Pag hindi mo sinusunod ng Diyos, inuusik ka ng sarili mong budhi. When you are at peace with God and God lives in you, therefore you become at peace with yourself. That's why when you praise, when you worship, when you sing, when you pray, you are lifted up because you're lifting God up. And God is in you. When God is lifted up, sumasama ka nalilift up. Ibasura mo ang Diyos. Ilagay mo sa sulok. Tapakan mo. Ilagay mo sa sulok. Kasama kang napapasama dun. Kaya yung taong tumatalikod sa Diyos, binabaliwala ang Diyos, kakalungkot-lungkot din, nagkakanda, hirap-hirap ang loob. Lahat ng ginagawa mo sa Diyos ay ginagawa mo sa sarili mo kasi nakatira siya sa'yo. Kaya kung gusto mo na sumaya ka, di pasayahin mo ang Diyos. Gusto mo tahimik ang buhay, makipagkasundo ka sa Diyos. But you cannot quarrel with God because God is in you. Mahahati lang ang loob mo. Madi-divide ka. And a divided person should not expect any blessing from God. Deuteronomy 11:1, "Love the Lord your God and keep His requirements, His decrees, His laws, and His command always." But really study, really review which religious teachings are really of God and which are just from humans. Maraming mga tao, especially religious people, religious leaders, umiimbento ng mga batas para padaliin ang kanilang pamumuno, para makontrol ang mga tao, at tapos sasabihin nila, sabi ng Diyos. Pero sila lang pala ang may sabi nun. But because they have authority, they have the office, they have the costume, people think that what they say is really said by God. So, re-reviewin mo rin. Sasabihin ba talaga ng Diyos yun? Iuutos ba talaga ng Diyos yun? Ganun ba talaga yun? Na mayroong isang ina na ang liit-liit ng kanyang kita,
naghihingalo na yung kanyang anak, kailangan niya ipagamot. Tapos sasabihin ng kanyang religious leader, yung tithe ha, unahin mo muna yan, magagalit ang Diyos sa'yo. Tatalo mo sa sarili mo, ganun nga ba talaga yung Diyos? Hayaan ang maghigalo itong anak ko mamatay. Hindi ba pwedeng next month ko na ibigay yung tithe ko kasi sobrang need ko ngayon? Yung mga ganyang bata, iniisip ng tao ha. Hindi ko masabi ng mga religious leader, sabi ng Diyos, reviewin mo, ganun nga ba talaga ang Diyos? Madalas ko yung Diyos nagmumukhang masungit, nagmumukhang masama ang ugali, nagmumukhang magagalitin, mapaghiganti. Yung leader lang pala yun. Review. Huwag niyong lulunin buong buo ang sinasabi ng mga tao na sabi ng Diyos. Kasi napaka-convenient. Kumisa nga, di ba yung mga nanay? Okay, sabi ng tatay niyo, umuwi kayo maaga. Wala naman sinasabi ng tatay. Siya lang pala yung nagpapauwi ng maaga, pero hindi niya masabing siya yung nagsasabi. Sabi ni boss, ganito gagawin mo. Pero hindi naman pala gano'ng kadali para sa mga religious people na gamitin din ng Diyos to promote their own selfish agenda. So dapat sinusuri ang lahat. Sundin. Pero tiyakin na Diyos nga ang may sabi. Pero kahit Diyos ang may sabi, tapos hindi mo nasunod, nabigo ka, nabagsak. When you are unable to obey, seek and receive God's forgiveness. Nagpapatawad naman ang Diyos eh. Do your best, yung kulang, ilapit mo, ihingi ng habag. Psalm 32:3-6. Before I confessed my sins, nung sinosolo, sinasarili ko lang, nananahimik ako sa aking mga kasalanan, my bones felt limp, and I groaned all day long. Night and day, your hand weighed heavily on me, and my strength was gone, as in the summer heat. So, I confessed my sins and told them all to you. And I said, I'll tell the Lord each one of my sins. Then you forgave me and took my guilt, took away my guilt. We worship you, Lord, and we should always pray whenever we find out that we have sinned. Then we won't be swept away by a raging flood. So, obey God. And in areas where you fail, confess. Seek God's forgiveness, seek God's restoration, and be happy. Sabi niya, nung ikinagkakaila ko pa yung kasalanan ko, hindi ko pinagtatapat, hindi ko inaamin, ang bigat-bigat ng langit nakadagan sa akin. Pero nung pinagtapat ko, humihi ako ng tawad, gumaan ang aking pakiramdam, muli akong binuo. Kaya sabi niya ganun, you should live a very righteous life. But when you find out that you sin, confess. Confess. Huwag na mga tuwiran. Humingi ng tawad. Mabait ang Diyos. 1 John 1:9, but if we confess our sins to God, He can always be trusted to forgive us and take away our sins. Kahit naman sa tao, may nagawa ka mali, aminin mo lang, alam mo mali ako, sorry. Nare-restore ang relationship nyo. 99%. Hindi naman yung nagsosorry ka na, tutok-tokan ka pa, bubugbugin ka pa. No, usually. Kahit nag-aapoy yung kanyang damdamin sa galit, mag-sorry ka lang, parang binusan ng malamig na tubig. Tanggapin lang. Aminin. Na nagkamali ka at nagkulang. So make peace with God and make peace with people. And how do you do that? Seek and receive people's forgiveness. Humingi ng tawad sa pinagkakamalian. Napakaraming napapawi na galit kung hinihingian mo lang ng tawad. Kaya ang turo ni Jesus, Matthew 5:23-24. So if you're about to place your gift on the altar and remember that someone is angry with you, leave your gift there in front of the altar. Make peace with that person. Then come back and offer your gift to God. Nakikipagkasundo ka sa Diyos, pero may kaaway kang tao, it won't work kasi meron ka pa rin gulo sa kalooban mo. At ang gusto ng Panginoon, wala kang kaaway. Sino magbe-benefit? Hindi ikaw din. Para tahimik ang loob. And when you seek the forgiveness, you should also grant people your forgiveness. Kung handa ka humingi ng tawad, dapat handa ka na magpatawad. Colossians 3:13,
bear with each other, and forgive one another if any one of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you. In Matthew 6:14, if you forgive others for the wrongs they do to you, your Father in heaven will forgive you. Don't burn the bridge over which you two must pass, and that is the bridge of forgiveness. Ayaw mong makadaan sila, sidira mo, eh, doon ka rin dadaan. Forgive so you get forgiven. At para tahimik ang buhay, accept people. Kaya magulo ang buhay, we always want to change people. And most of the time, people won't change. Or won't change for long. Mas tahimik, pag ang binalitan mo na lang, binago mo yung attitude mo. Accept people. Hebrews 12:14, make every effort to live in peace with everyone. And that peace is available when you accept people, not when you try to change people. Change yourself. Self mo yan eh. But accept people. Luke 5:31-32, Jesus answered, healthy people don't need a doctor, but sick people do. I didn't come to invite good people to turn to God. I came to invite sinners. So you see, people accepted sinners. People accepted everybody that came to Him. Jesus did that. Hindi siya namimili. Kaya tahimik siya. Tapos yung mga tao, kung naramdaman na nila ang pag-ibig ni Jesus, nadinig nilang katuruan ni Jesus, sila na on their own, by the help of the Spirit, change themselves. Pero kahit kailan, hindi ni-require ni Jesus yung mga tao, magbago ka muna bago ka lumapit sa akin. Walang ganun. As is, where is, tinatanggap niya. At yung pagbabago mo at your own pace, your own way, it will happen when you interact with the love of God through Jesus. Romans 14:1, welcome all the Lord's followers, even those whose faith is weak. Don't criticize them for having beliefs that are different from yours. Maganda niyo yung teaching? Sinusunod ba ito ng mga Kristiyano? Marami mga pulpit ang lagi tinuturo. Iba yung group doon, iba yung church doon, iba doon, mali sila, demonic sila, tayo lang ang tama. Sabi, don't criticize others who believe in Jesus and in God for having beliefs that are different from yours. Yung mga detalye ng mga belief, anong isusuot, anong kakainin, anong kakantahin, detalye na lang yun. But don't criticize people whose beliefs are different. Welcome all the Lord's followers, even those whose faith is weak. Whatever weak faith means, it means weak ang compliance nila, weak ang pagsunod nila, hindi sila as perfect as you would like them to be. Sabi niya, welcome all of the Lord's people. Dahil ang mga tao, iba-ibang degree, iba-ibang level ng spiritual development. Kung ikaw, grade 7 na, baka siya grade 2 pa lang, tatalsik mo dahil grade 2 siya, grade 7 ka, ganun. O kaya, papatalsikin mo isa dahil college level na siya, ikaw high school level. Accept all people, no matter what the degree of their spiritual maturity is. Yun ang nagbibigay ng peace. And of course, make peace with your spirit. Psalm 51:12, restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Para naman tahimik ka lang with your spirit, dapat tahimik ka with God. Kasi yung spirit ng God nakatira sa'yo at yun na rin ang spirit mo. Because your spirit becomes one with God. Pagka hindi mo sinusunod yung spirit niya, yung spirit mo naman ang nalulungkot. Yung spirit mo naman ang nangihina. So change what you need to and can change so that your spirit will be at peace. Psalm 51:10, renew a steadfast spirit within me. And as we have been saying all along, para tahimik ang loob, accept what you cannot change. Minsan may anak ka, ganito talaga. Born that way, accept. Yung nanay mo, ganun. Born that way, accept. Kaya laging may giyera because we're always trying to change everybody according to our taste and standard. Biglang world peace yan if you reverse it and accept people and change your attitude towards them.
pilit nating binabago yung hindi naman nagbabago, araw-araw tuloy tunggali, away, gyera. Ecclesiastes 1:15. What is crooked cannot be straightened. What is lacking cannot be counted. Yung wala, wala talaga yon. Yung baluktot, sa tingin mo, baluktot talaga yon. Magigyera lang kayo pag pinilit mong ibahin. Jeremiah 13:23. Can an Ethiopian change his skin? Or a leopard its spots? Nababago ba yung mga inborn nature? Hindi. Mapapagod ka lang na baguhin ang iba at baguhin ang sarili. May mga areas of life na tinatanggap, ipinapasa Diyos, dahil Diyos ang lumika sa ating lahat. Romans 7:25, this then is my condition. On my own, I can serve God's law only with my mind, while my human nature serves the law of sin. Sabi ni Pablo, ito ang totoong kalagayan ko. Nakakasunod lang ako sa Diyos sa isip, pero sa gawa, hindi naman talaga. Natanggap din niya yon. Sabi niya, salamat may Jesus na nagpapatawad. Salamat may Jesus na nagtatakip sa aking mga kakulangan, naguhugas sa aking mga kasalanan, bumubuo sa aking mga kasiraan. Salamat may Jesus. Sabi niya, who will save me from this wretchedness? Sabi niya, I know who. Jesus. Sabi niya, you know what? Ipagtatapat ko sa inyo. Sabi ni Pablo, gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Pag may gusto kong gawing tama, alam niyo kung ano nagagawa ko? Yung maling kabaligtaran. Bakit nga ba yung hindi ko dapat gawin ang nagagawa ko? Sabi niya, what a wretched being I am. Thank God that there is Jesus, sabi niya. Kaya nga idinala, pinadala si Jesus eh. Para yung mga hindi mo magawa, mga wrong, ma-charge to Him. Kaya dinala niya sa cross. Kaya kami Savior. So hindi lang ikaw may Savior. May Savior din yung iba. Meron din silang kabaluktota na hindi maituwid. Charge din kay Jesus yon. Meron din silang hindi mabago. Charge din kay Jesus yon. Kaya sabi, tanggapin nyo ang inyong mga kapatid. Ano man ang antas, ano man ang degree ng kanila maturity. It's up to God to deal with them, not you. Ano ang inyong mental anguish? Salamat kung wala, pero kung meron, ano ang gumugulo sa inyong isip? Hindi nagpapatulog sa inyo, bumabagabag, mga takot. Change the way you think. Importante. Change your style. If you keep repeating the same things you do, you will keep on repeating, receiving the fruits of what you do. Kung laging ang bunga ng iyong pag-aalala ay puyat, edi laging ka nagpupuyat ka, mag-aalala ka, so ayaw mo mapuyat, iwaksi ang pag-aalala. Meron kang gustong baguhin doon sa dulo, baguhin mo dito na yung mga nasa simula. If you want to change the sum total of what you are computing, change all the elements of the equation. So you change the equation. Give others the peace of mind that they need. Allow others to have their own peace of mind while you also work with the Lord Jesus Christ to have your own peace. Ano ang talab ng mga katotohanan ito sa ating buhay? Sabi ni Lord, ang gusto ko, napapahinga kayo. Paghihiga kayo, makakatulog. Pagkakain kayo, may gana. Mabuhay kayong may laughter, may saya, payapa, tahimik. Yan ang gusto ko para sa inyo. At sigurado gusto ninyo rin yan, pero yan ba ang ginagawa nyo? Kasi nangyayari sa buhay natin ay bunga lang ng ginagawa natin. So kung hindi mo gusto yung bunga, palitan mo ang ginagawa mo. Gusto mong palitan ang ginagawa mo, palitan mo ang pag-iisip. It all begins and ends in the mind. Lord, be the Lord of our mind. Maghari kayo sa aming isip, sa paraan ng pag-iisip, sa pangangatwiran. Bigyan nyo kami ng katwiran, hindi kabaluktutan. Liwanag, hindi dilim. Turuan nyo kami, Lord, para lumaya kami sa mga maling pag-iisip na nagiging bunga, gumugulong aming isip, naapektuhan na aming katawan, nakakasakit kami. At kuminsan, nakakasira kami sa kapwa. Deal with us, O Lord. Teach us to change the way we think, to change our hearts, to change our minds, according to your love, according to your way. Pagbulay-bulayan natin ang kahulugan nito sa ating buhay.